Kasi pinaka-core natin ay good. We do everything with good intentions. Ano ba ibig sabihin ng good intentions, diba? So, number one, ako sinasabi, if your intention is beyond making money, money will follow because your intention speaks louder than your words and your actions. Hello, Justin! Hello, Justin! Hey! Hello! Magandang gabi, Justin! Hello! Good evening, everyone! Hello, Justin! Hello! Hi, Pablo! What we want, who we are, how do we develop ourselves, how do we change, which is a constant process. It is a road, because you never really truly reach the final goal, and that's the fun of it. It's really important talaga, that sense of trust that you have established with people. Now is really the time for us to innovate and to look at the possibilities and the opportunities. Although madaming pagsubok, we just, ano ba, what do we do? We just look at the silver lining, ika nga. Nakaka-focus ka sa purpose, for your happiness, the joy that you derive from doing what you love. Parang constant. Kasi whatever you are getting right now, whatever took you there, is what you are inside. Sometimes because the best and most interesting things are in the most difficult places. Justin Piñon is an award-winning mentalist who goes by the moniker Mental Assassin. As a mentalist, he can seem to read your mind and manipulate your behavior and decisions. He does not claim to possess either supernatural powers or psychic abilities. However, he can figure out what you are thinking through the use of psychology, observation, hypnosis, the power of suggestion, and statecraft. You can see him perform at hotels, corporate events, media events, social gatherings, government events, malls and private parties, and has performed for influential people and famous celebrities and personalities, where he has been labeled the most sought-after mind reader in the Philippines. He has also been featured on a lot of TV and radio shows from different networks and stations like ABS-CBN, GMA7, TV5, Magic 89.9, and the like. He also has his own online show called Going Mental on Flippish and Mind Over Matter at the Thinking Man's Classroom. GMA also produced a TV special called Mentalismo, where they featured Justin's skills as a mentalist and followed his everyday life. The ratings were up the roof and mentalism became a huge hit after that. Justin also had his own weekly segment on TV5's Magic Bagsik, where he showcased his skills to celebrities and personalities. One of the highlights of his career is when he had a two-night live theater show in Cinema Concept Theater. It was in Semicon Building in Marcos Highway, entitled Mentalismo. He featured his skills as a mentalist in a one-of-a-kind, full-length, two-hour show. It was a first in the Philippines, and the people were truly in awe from the start to the end of the show. Now, he headlines in shows all around the country in different bars, restaurants, and events. Yeah. You are the mentalist to be. Justin is the right choice for making your events legendary this year. Experience firsthand what TV personalities have experienced live. Anong ginagawa niya? Parang binabasa niya yung isip ko. Be astonished with the world-class performance of Justin and experience a show that is jam-packed with fun, wit, laughter, and light feel good awesome mind reading. It's his passion to entertain and deliver the best shows to his audience. And oh, one last thing. Your mind is next.
I'm back! This is your friendly neighborhood mind reader, Justin Pinon, spreading good intentions. We have exciting guests all lined up, and we have a new format just for you. We'll do a short mind reading with one lucky viewer, and we'll interview significant guests and role models. We'll feature more MSME goods, and we'll play with the guests, and you can win prizes. And we'll have a special Q&A segment when you can ask me for a piece of advice. So, watch out! August 6, 8 p.m. only here on BBN. Kasi ang pinaka-core natin ay good intentions. We do everything with good intentions. Ano ba ibig sabihin ng good intentions, diba? So, number one, like ko sinasabi, if your intention is beyond making money, money will follow because your intention speaks louder than your words and your actions. Hello, Justin! Hello, Justin! Hey! Hello! Magandang gabi, Justin! Hello, Filipinos! Hello! Good evening, everyone! Hello, Justin! Hello! Hi, Fabio! What we want, who we are, how do we develop ourselves, how do we change, which is a constant process. It is a road, because you never really truly reach the final goal, and that's the fun of it. It's really important talaga, that sense of trust that you have established with people. Now is really the time for us to innovate and to look at the possibilities and the opportunities. Although madami pagsubok, we just, ano ba, what do? We just look at the silver lining, ika nga, di ba? Nakafocus ka sa purpose, where you're, your happiness, the joy that you derive from doing what you love, parang constant. Kasi whatever you are getting right now, whatever took you there, is what you are inside. Sometimes because the best and most interesting things are in the most difficult places. I'm back! This is your friendly neighborhood mind reader, Justin Pinon, spreading good intentions. We have exciting guests all lined up, and we have a new format just for you. We'll do a short mind reading with one lucky viewer, and we'll interview significant guests and role models. We'll feature more MSME goods, and we'll play with the guests, and you can win prizes. And we'll have a special Q&A segment when you can ask me for a piece of advice. So, watch out! August 6, 8 p.m. only here on BBN. Justin Pinon is an award-winning mentalist who goes by the moniker Mental Assassin. He does not claim to possess either supernatural powers or psychic abilities. However, he can figure out what you are thinking through the use of psychology, observation, hypnosis, the power of suggestion, and stagecraft. He has also been featured on a lot of TV and radio shows from different networks and stations like ABS-CBN, GMA7, TV5, Magic 89.9, and the like. GMA also produced a TV special called Mentalismo, where they featured Justin's skills as a mentalist and followed his everyday life. Now, he headlines in shows all around the country in different bars, restaurants, and events. You are the mentalist to be. Ladies and gentlemen, prepare your minds for the most sought-after mind reader in the Philippines, the mental assassin, Justin Pinon. All right. Good evening, everyone. Nandito na naman tayo sa Beyond Mind Reading with Justin Pinon. And welcome to the Bounce Back Network. Excited naman kayo for
this evening we have a very, 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 very special guest, and I'm sure marami dito ang may inspire sa kanya. At ako, syempre, inspired na ako dito sa taong to. Pero bago natin siya i-introduce, kakamustahin ko muna kayo. Kamusta ang ating mga viewers ngayong gabi? Hello kay Miss Rita. Rita Labitad. Okay, good evening din sa'yo, Miss Rita. And she is watching from Butuan City. O, diba? Abot na naman tayo nationwide. Good evening din kay Miss Carmen Cubarol. Thank you very much for watching. And we are live right now sa iba't ibang platforms. Live din tayo sa YouTube. Live din tayo sa iba't ibang pages na partners ng BBN. And hello din kay Rachel De Los Reyes. Hello, good evening din sa'yo. Welcome to the show and welcome sa mga kakapasok lang. So, pag hindi nyo pa nalalike yung page ng Bounce Back Network, like nyo na ngayon. Pag hindi nyo pa nalalike yung page ko, yan, like na naging yung page ko, Justin Pinyon, The Mentalist. And, yan, huwag na natin patagalin pa dahil ako, excited na rin ako makausap tong taong to. Pero, bago natin siya i-introduce, yan, meron muna ako ipapapanood sa inyo para lalo natin siyang makilala. Yan. So, ladies and gentlemen, please watch this video. Wait lang. Ang hirap bago yung camera mo. Pinabati at pinagmamalaki kita sa buong bayan at sa buong mundo. Maraming congratulations. Maraming salamat. Nene, paglabas na paglabas niya ng bayang kanyang ina. Nasaan po ang pinakamamahal na ina ni Nene? The moment of truth. Nene, nakaharap ka sa sambayan ng Pilipino na nagmamahal at bumoto sa'yo. Ano ngayon ang gusto mong sabihin sa kanilang lahat? Maraming salamat po talaga. Milyong salamat po sa inyong lahat. Tagumpay po natin itong lahat. Thank you.
Nene, you deserve it. Invest nila yung pera nila, mga investors, ito yung mga mayaman. Ayun na, ayun. Nakamute ka. Ay, Justin, nakamute ka kanina. Hindi namin narinig yung sinasabi. Kaya yung introduction ko, ulitin ko na lang kasi sabi ko kanina, ang guest natin ngayong gabi, nagkaroon kami ng technical difficulties dito. Anyway, yung guest natin ngayong gabi, guys, isang hindi lang siya Pinoy Big Brother big winner, pinakauna big winner, guys, ha, pinakauna. Isa rin siyang mother, isa rin siyang loving wife, and isa rin siyang businesswoman. So, nandito na kasama natin ngayong gabi si Miss Nene Tamayo Plamio. Good evening, Nene. Ayun, nagkaroon tayo ng konting technical difficulties kanina. Kamusta na po kayo? Okay naman. Ito, still alive and kicking and keep on going. Lumalaban pa din kahit na sa panahon ng pandemya. At sana kayo rin pong mga nanonood ay patuloy lang na lumalaban, di ba? Yes, opo. And during the pandemic po, during ng mga quarantine period natin, ano po yung mga pinakakaabalahan ninyo? Noong time na yon na nag-start yung lockdown, syempre, ang unang inisip namin, syempre, no work, no pay, paano yung business, since hindi papasok, makakapasok yung mga staff namin, and then hindi kami makakakuha ng raw materials sa Dagupan, Pangasinan. But sabi ko siguro, it's time to slow down muna, just don't panic. Sabi ko sa sarili ko, we just need to calm down kasi wala namang magagandang dulot ang pagpapanik natin at pag-iisip ng sobra. So, minsan nga, ang sabi nila, too much thinking is a dangerous thing. So, kalma lang. Kalma lang. Kailangan ano sa mga ganong situation, mas magagawa natin ng solusyon kapag tayo ay kalmado. Yes, o nga naman po. No? So, maraming salamat po sa advice na yun. And I'm sure maraming nakikinig sa atin at nanonood sa atin ngayong gabi. Pero syempre, flashback muna tayo sa childhood po ninyo. Ano po yung mga pinagkakaabala ninyong bata kayo bago kayo naging si Commander Nene, bago kayo sumali sa PBB, naging businesswoman? Ano po yung mga nakahiligan ninyo? Ako, simpleng tao lang po. Ako ay lumaki sa barangay Magsaysay, Santa Perumblon. Ang amin pong probinsya ay island po yun. So, lahat kami halos magkakakilala, magkapitbahay na hindi magkadikit ang bahay. Kumbaga, ang kapitbahay namin pinakamalapit ay nasa 300 meters away or more than that. Malayo. Yes, malayo. Wala kaming kadikit na bahay. So, ang palibot namin ay nyog, palayan. So, lumaki ako na nagsasaka kami ng palay, nagtatanim kami ng palay. Kaya marunong ako makiat ng nyog kasi meron kaming kooperahan. Nagkukopra kami para meron kaming pambili ng mga other things. Tapos, ang kinakain namin, we grow our own food. Tapos, nagtatanim kami ng gulay. Yung bigas namin nun, di ba ngayon, pag bumili ka ng bigas, diretso na, lalagay muna sa rice cooker, hugas na lang, luto. Sa amin hindi. From tanim, ani, bibilad mo, pipilian mo, dadalin mo sa rice mill para maging bigas, tataypan mo sa, ang tawag sa amin nun, kararaw mo yung gabi sa mga taga-Romblon. Tapos, saka mo palang pipilian mo pa ang pasi, ang tawag sa amin, hindi ko alam ang tawag sa Tagalog, kasi yun yung palay na meron pang balat,
So pipilian pa namin yon bago kami mapagsaing. Tapos ngayon, online schooling na yung mga bata, hindi umalis ng bahay kami noon. Every day, we wake up before 5 o'clock in the morning. Tapos kailangan bago pumasok, maglilinis muna ng bakuran, magigib ng tubig kasi wala kaming gripo. So, tapos magkukudkod ng yung papakain sa manok at baboy bago pumasok sa school. Lakad lang yon simula nung elementary hanggang high school kasi walang, ang jeep sa amin ay may schedule lang, alis ng umaga, alas 5 ng umaga. Kahit may jeep man, wala kaming pambayad sa pamasahe. So, kailangan maglakad. So, pero alam mo, malaking tulong yon kasi every day na paglalakad ay maganda po sa katawan. So, lumaki ako na ganun, kaya lumaki ako na malakas. Kaya nagulat sila nung PBB days, simple lang sa akin yung mga tasks ni kuya kasi lumaki ako na banat ang buto, kumbaga, araw-araw may ginagawa, araw-araw. Whether I like it or not, I should do it. Tsaka kaya in-enjoy ko na rin doon. Ayun, tapos mahilig talaga din ako nung bata na kumilos. Hindi ako, kasi hindi kami sinanay ng magulang namin na aabutan ng sikat ng araw sa higaan. Kailangan before sunrise, gising na kaming lahat. Ganon. Sabi, no? Pero kaya po pala napaka-fit ninyo at napaka-maabilidad ninyo, no, na kahit anong crisis ang dumating sa inyo ngayon, na sobrang successful na kayo. Parang kaya nyo daanan dahil sa nangyari sa, dahil sa nakasanayan ninyo nung childhood po ninyo. Pero tinawag po kayo na Commander Nene. Bakit po kayo din, bakit yun yung naging moniker ninyo o yung tinawag sa inyo sa PBB House? Dahil po ako ay naging kauna-unahang commander, core commander ng UEROTC. I was commanding more than 10,000 male cadets. That was from three campuses. Yes, from three campuses ng UE, UE Caloocan, UE Manila, and UARM. So out of how many na kami nag-training, ako ay naging commander, core commander. And before that, bata pa lang talaga ako, gusto ko nang maging sundalo. Nung batang bata pa, nung elementary ako, gusto ko maging ninja. Maging ninja? Hindi pala, walang ninja sa Pilipinas. So yun, nung high school, nakikita ko may mga nagte-training sa CAT. Sabi ko, gusto kong mag-training, gusto kong maging sundalo balang araw, gusto kong maging... Kasi ang school namin, Romblon College of Fisheries and Forestry, sa Santa Fe, Romblon yun naman, wala pang naging babaeng battalion commander. Battalion kasi we're on small school lang kami, so konti lang yung population. So battalion commander, but sinabi ko sa sarili ko, I wanted to be a battalion commander. Sabi ng commandant namin, wala namang babaeng naging commander kasi nga pang lalaki lang yon. So, nung second year high school ako, tinanong ko yung commandant namin, sir, pwede na po ba ako mag-training para makapag-train na ako agad? Sabi niya, hindi pwede, third year high school lang kasi pwedeng mag-COCC that time. Hanggang ngayon naman, ganun. Pero nawala kasi yung CAT, di ba, nung high school. Pero sabi ko, ano po ba ang kailangan? Ano po ba ang requirement para po maging commander? Pero hindi ko sinabi pa na gusto kong maging commander. Sa sarili ko lang, sa isip ko. Sinabi ng commandant namin, kailangan pag third year high school ka, pumasa ka sa training, kailangan makaya mo yung physical training, kailangan malakas ang boses mo, tapos merits and demerits, mataas yung points mo. So, ganun po ba? So, nag-research ako para lumakas ang boses para I will be able to command lang hundreds or two companies kasi Alpha Bravo, Charlie Company. Nag-train ako, gigising ako. Kung dati alas 5 na umaga ako gigising, aagahan ko pagising, mas gigising ako ng alas 4 na umaga para iti-train ko yung sarili ko. Tatakbo ako, habang kukunin ko yung kalabaw namin sa bundok, may bitbit akong dalawang bato, aakit ako sa bundok, may bitbit na bato, tapos makasalubong ako, dahan-dahan ulit ako, kasi hindi ko sinasabi kahit kanino kung para saan yung training ko, kasi gusto ko talaga yung maging commander. And then, didiretso ako sa dagat, ilulublog ko yung sarili ko, sisigaw ako doon para lumakas yung boses ko. And then, fast forward sa training namin sa COCC sa high school, sabi nung officer from regional namin sa probinsya nung nag-tactical inspection, sabi niya, sino yung aspiring commander, battalion commander dito? Nagtaas ako ng kamay. Ako lang mag-isang babae, nagtaas ang kamay. So pinagtawanan nila ako kasi wala pa talagang babae naging commander doon. Tapos sabi nung commandant namin, andun yung officer, sabi niya, ba't kaya tumatawa? Malay mo, di ba? Malay mo, for the first time magkaroon. And to cut the story short, ako yung naging kauna-unahan sa buong probinsya namin, sa buong school namin, sa buong 8 branches ng Romblon College of Fisheries and Forestry. Ako yung naging kauna-unahang battalion commander na babae at ako rin yung kauna-unahang core commander na babae dito naman sa Manila. Ayun. Kaya ako naging commander. Oo nga, so
Ito sabi po ni Rachel De Los Reyes, nakaka-inspired naman po Commander Nene. So sa mga bagong dating, no, ang guest po natin is si Miss Nene Tamayo Plamio. And kung may tanong po kayo sa kanila, comment lang po kayo para matanong natin kay Miss Nene. And grabe, pinakaunang babaeng Corps Commander sa probinsya ninyo at dito sa Manila na buti paano niyo po na-handle yung mga lalaki? Meron po ba kayong na-experience na makukulit na ano o talagang ano kayo punishment agad kung sumagot ka na hindi mo gusto, parang ganun? Hindi naman, kasi the reason why I pursue na maging officer, sabi ko hindi lahat ng officer ay balik ko ang pag-iisip, kumbaga hindi lahat ng, kasi diba nung nagkaroon ng ROTC during my time, yung 2001-2002, that was the time na ma-abolish na yung ROTC because namatay yung isang kabatch ko because of hazing. Pero I wanted to show them na hindi lahat ng officers ay ganon. So, natupad yun. Nakita ko na hindi lahat ng officers ay ganon. Na hindi lahat, dahil hindi sa pagkakamali ng isa ay dadamay mo lahat ang buong mga officers ng ROTC. Marami pong product ang ROTC na naging general ng Army, naging highest officer ng Marines, naging Air Force, marami tayong na-produce from ROTC na officers. So ngayon, yung kabady ko during that time, during the training, kabong NCR, we were like around 500 na trainees, out of 39 universities and colleges in Metro Manila, yung kabady ko, mga less than 20 kami na babae na graduate. Ngayon, mag-lieutenant colonel na siya sa Philippine Army. At marami na siyang natulungan na kababayan natin dahil sa servisyong binibigay ng mga graduate ng ROTC at naging sa servisyo sa Army ngayon. And then, nasa, yung iba nasa Navy, yung iba nasa PNP, at yung iba ay nasa Air Force. Tapos, during my time, hindi mo maiwasan yung kasi mukhang girl na girl training namin. sabi nung isang higher class ko, sabi niya, Oyamats, kasi tamayo. Oyamats, mag-quit ka na, hindi ka bagay dito. Sabi ko, sir, mamamatay lang po ako bago niyo ako mapag-quit. Hanggat kaya ko, hindi ako aalis at hindi ako mag-quit. Yan ang sabi ko sa kanila. So, nung nag-training kami sa Camp Texon, sa Bulacan, sa San Miguel, sa Tartaro yun, First Scout Ranger Regiment, ang training, ang trainers, ang teachers namin ay mga Scout Rangers. Merong nagtanong sa akin, sabi niya, Oyamats, bakit mag-sumang sundalo? Ayaw mo bang maging asawa ng sundalo? No, sir, I have my own dream and I want to realize that dream. I want to be an officer and I'm gonna achieve it. Yun sinabi ko sa kanila. At pinatunayan ko yun. Hindi lang napatunayan, na-surpass mo pa yung expectation ng mga pinagsasabi. So it shows talaga na kapag meron kang gusto, pag meron kang goal, tinutupad mo talaga, no? And malalaman pa natin yun, unfold natin yung mga stories mo during this interview. Kasi after being the pinakaunang babaeng Corps Commander na nag-handle ng maraming tao, maraming lalaki at babae, tapos sumali ka sa PBB, ikaw yung pinakaunang big winner. So, ang daming first talaga na ginawa mo sa buhay mo at na-inspire kami lahat. So, kanina pinapanood natin yung video, no? And sa sobrang na-inspire kami, sumobra yung papanood kanina. Pero habang pinapanood mo yun, nakaramdaman mo pa rin ba hanggang ngayon yung nangyari nung time na yun? Parang it's a breakthrough kasi sa buhay ko naman kasi simple lang ang pangarap ko eh. I never dream na ano. Nang sobra, gusto ko lang simpleng buhay, makapagsilbi sa bayan, mamatay na may silbi ang buhay ko dito sa mundo. Parang ganun. I wanted my life to be ano, parang yung existence ko mayroong silbi. Yun lang talaga ang pangarap ko sa buhay. I never dream of having a car, I never dream of yung having a big house. Never ko yung pinangarap. Ang gusto ko lang simple, maayos, yung hindi ka maghahanap ng kakainin bukas at hindi ka maghahanap ng pambili mo ng asukal bukas. Yung meron lang sapat at ano, masaya. Yun lang talaga. Kaya nakakatuwa na nung naging big winner ako, parang ano, ang laki ng pinagbago. Tapos it's a blessing. Sabi ko nga, Lord, konti lang yung hiningi ko sa'yo, ang hiniling ko sa'yo, pero you gave me more than that. More than what I deserve. Yun. Yes. Oh, and kitang-kita naman po sa mga sinasabi niyo kasi isa sa mga paniniwala ko, no, bilang trainer is your intention speaks louder than your words and your actions. And if your intention is clear, money will follow. So, ibig sabihin, ikaw, hindi mo talaga pinapangarap yung hindi mo gusto, yung gusto mo lang magkaroon ng maraming pera. Kasi yung intention mo lang magkaroon ng magandang buhay, may maiprovide, at magsilbi
So, kaya tuloy sobrang nagiging successful ka dahil hindi ganun ka-importante talaga sa iyo yung pera. And yun din yung nakikita namin sa mga iba pang successful people, no? So, habang pag binabalikan mo yung pagiging winner mo, no, sa PBB, ano yung nararamdaman mo? Pag kunyari, nire-recall natin ngayon, napanood natin kanina. Nakakatuwa, joy, and grateful. Grateful ako kasi hindi lahat ng mga tao ay nabibigyan ng ganong opportunity. Sabi ko nga ano lang yun suntok, kumbaga trial lang ako. Sabi ko wala namang masamang mag-try, wala akong idea sa showbiz at never ko inisip na magiging makikita ako sa TV at magiging kilala. Never ko yan pinangarap. Ayun, gusto ko lang talagang mapanalunan yung cash prize nung time na yun kasi gusto kong mag-start ng business. Kumbaga, nung nagtatrabaho ko, sabi ko, siguro kung mag-iipon ako matagal-tagal. Pero since na mayroong ganitong opportunity, why not try it? Kung challenges lang yan, sabi ko, sa pinagdaanan namin sa training, gumapanggapang kami sa kanal sa Mindiola, gumapanggapang kami sa kanal sa Espanya, nung training namin, kung challenge sa bahay ni Kuya, kakayanin ko yan. Di, sabi ko, why not? Sabi ko, kaya tinry ako. Alam mo, first time ko pumasok ng studio ng ABS-CBN nung time na yun kasi hindi talaga ako mahilig manood ng showbiz, hindi ako mahilig manood ng teleserye. Ang pinanood, kaya ko lang nakita ang teaser noon ng sa PBB dahil nanonood ako ng balita sa umaga habang ako'y nagkakape sa alas 5:30. Nanonood ako noon, tapos nakita ko yung teaser na ikaw ba ay ganito, 21 years old pataas, ikaw ba ay mahilig sa challenge, gusto mo makita sa TV for 100 days, at gusto mo ng premium na 1,000,000. Aba, sabi ko, okay yun ah. Kaya ako nag-join. Yun talagang motivation ko kasi sabi ko, kung mapanalunan ko to, at least ano, mapapass forward. Kasi nung I was 23 back then, sabi ko sa sarili ko, siguro before ako mag-30, dapat meron akong savings kahit papano. Kasi para makapag-start ako ng business, kahit maliit lang na negosyo, at saka sabi ko, kailangan meron akong maliit lang na unit. Hindi ko pinangarap na, sabi ko, one bedroom unit nga lang, at least may tuturing ko na akin na may titulo na nakapangalan sa akin. Tapos after PBB, nabigyan ako ng 3 bedrooms. Sobrang simple lang talaga ang gusto ko sa buhay ko nung time na yun. And ang dami mong, kahit simple lang yung ginusto mo sa buhay mo, ang dami mong minark sa history ng Pilipinas, no? Bilang unang babaeng core commander, unang big winner. Pero syempre, katulad na sabi mo kanina, gusto mo rin talaga mag-business. So pag-usapan natin yung mga businesses mo ngayon at yung mga naging business mo noon. Kasi most of our viewers here are businessmen and women and nasa sales din sila. So marami ang may pinagdadaanan ngayong quarantine period. Pero umpisahan natin sa mga naging business mo noon. Ano po yung mga naumpisahan mong negosyo? Ano yung mga tinutuloy mo? At ano pa yung mga pinaplano mo na gawin in the future? Alam mo, bago akong magkaroon ng pampuhunan sa pangnegosyo ng PBB, bata pa lang ako mahilig na talaga, gusto ko may sarili akong income. Alam mo ba ang ginagawa ko ng bata ko? Pinagluluto ko yung tita ko, yung kapatid ng tatay ko, pinagluluto ko ng pandikoko na hindi yung pandikoko na nabibili natin dito sa bakery. Ang binabenta ko noon ay pandikoko na gawa sa kamoting kahoy na manual labor of love kasi ginagadgad yun manually yung kamoting kahoy, tapos bibigaan, tapos lalagyan ng bukayo sa loob na manual din paano ginawa. Tapos ilalagay yun sa bilao, lalako ko yun sa mga kapitbahay namin na hindi kadikit ng bahay namin, ha? Malayo yun, nilalakad ko. kahit. Kasi gusto ko na meron akong income, kahit papano, sa 20 pesos, malaki na yun nung araw, masaya na ako. Kasi ang baon ko ng grade 1, masaya na kapag meron akong 10 centavos. Alam mo yung lapu-lapu, kung naabutan mo pa? Hindi ko alam kung naabutan mo pa yun, yung lapu-lapu na barya. Oo, yun, ganun lang na baon ko, masaya na ako dati. So gusto ko may extra pa ako kasi gusto ko lagi maganda yung papel ko habang nag-aaral. Yun ang motivation ko kung bakit ako naglalako ng suman, ng pandikoko. Minsan pag walang suman at walang pandikoko, pupunta ako sa ilog, maghahakot ako ng mga graba. Iipunin ko yun, tapos ilalagay ko sa gilid ng kalsada kasi may mga truck na dumadaan doon. Pag may nakita silang tumpok-tumpok ng grava doon, kukunin nila yun, ilalagay nila sa lata. Pag isang lata na parang isang lata ng biskwit, kung alam nyo, kung umuwi kayo ng probinsya, di ba, bumibili tayo ng lata ng biskwit. Yung rectangle na yun. Ayun, yung isang ganun, 2 piso po yun. So pag nakaipon ako ng madami-dami, mga 10 noon, sa mga ilang araw ko ding pinag-ipunan yung grava na yun tuwing may free time ako. Pagka nakatakas ako sa nanay ko at pwede ako tumakbo dun sa ilog at mag-akot ng grava, ayan, nakaipon ako. Pag may 20 pesos ulit ako, masaya na ako. Makakabili ako ng magandang papel kasi gusto ko maganda yung papel na isasubmit ko sa teacher ko. Ayun.
So fast forward, sabi ko nung nagtatrabaho na ako, since sabi ko since siguro hindi talaga sa akin hindi para sa akin ang pagsusundalo, baka mayroong ibang plan na maganda si God for me, sabi ko sa sarili ko nung time na yon. Sige, magbe-business na lang ako, sabi kong ganyan. And then nanalo ako sa PBB, nagkaroon ako ng premyo. Alam mo ba, dahil sa hiniling ko lang na magkaroon ako ng 500,000 na cash before ako mag 30 years old. I was 23 then, fast forward, doon ako nag-birthday sa loob ng Big Brother house. I was 24 years old, and then before matapos yung year na yon, same year kung kailan ko sinabi na kailangan by 5 years from now or before mag 30, makaipon ako ng 500,000 to start a business. Ang nakuha ko bago mag-end ng year, nakuha ko 1 million pesos. Siyempre, less 200,000 tax. And then, nakakuha ako ng house on lot na 3 bedrooms, hindi 1 bedroom lang na maliit. Ang hiniling ko lang, 1 bedroom unit lang. Binigay sa akin 3 bedrooms. Tapos, may additional bonus pa. Nagkaroon pa ako ng business. So, doon ako nag-start. Yung business franchise na binigay sa akin, it was an ink refilling station. So, nag-start ako. Nag-open kami ng March doon sa may tapat ng Siena College, dito lang sa may San Francisco del Monte, Quezon City. And it became also the yung highest grocer sa buong Metro Manila na branch, na franchise ng Ink for Less that time. Kasi yung mga tao kasi, dahil gusto nilang makita kami na PBB, doon imbis na bumili sila sa mga Ink for Less branches na wala ko. Pupunta sila doon. Kaya naging top grocer kami ng time na yon. Tapos nag-open ako, na-excite ako, nagkaroon ako maraming, kumbaga, pang capital. Halos lahat ng makita ko na commercial space for lease, gusto kong rentahan. Minsan, hindi ko na pinag-aaralan, rentahan ko na. Tapos ilang buwan, hindi ko pa nasa-start yung business. Hanggang sa nag-decide, since napanulunan kong bahay sa Binangonan, Rizal, nakakita ko ng commercial space sa Angono, Rizal. Sabi ko, aba, okay tayo, malaki-laki. Sabi ko, since wala pang comedy bar and restaurant dito, dito tayo magtayo ng comedy bar and restaurant. Ayun, hindi ko pinag-aralan yung market, hindi ko pinag-aralan. Basta gusto ko lang magtayo din negosyo, na-excite ako, naging masaya. Alam mo, minsan ang pagiging masaya. Sabi nga na totoo pala yun na huwag kang magde-decide na sobrang saya at huwag kang magsasalita ng kapag galit ka. Ayun, dapat pinag-iisip ang mabuti. Pinapalipas muna, hindi masyadong excited. Ayun, to cut the story short, hindi masyadong naging successful. Kung naging top grocer yung ink refilling station ko, yung comedy bar and restaurant ko, hindi naging successful yun. So, naging isang big lesson learning sa akin yung pagtatayo ng comedy bar and restaurant. Sabi ko nga, sa pag-business, it's not just money or capital ang kailangan. Kailangan, dapat gusto mo yung ginagawa mo, hindi dahil gusto mo lang, dahil meron, sa tingin mo, meron kailangan dito yung mga tao, pero hindi naman pala. Tapos, since nagbukas pa ako ng parang mini convenience store, tapos meron pa isa pa, parang studio, so nasabay-sabay, yung oras ko nahati sa apat, hindi ko na siya na-focus. So, maraming factors na, learnings pa din, para sa akin, it's not, failures, mistakes are, part of our success, part of our learnings para magtuloy-tuloy at para mas maging successful tayo in the future sa mga tamang negosyo sa atin. Lahat ng negosyante ay hindi agad nag-start na successful lahat. Kumbaga, kapag may negosyo, it's always a trial and error. Tapos, kung ano man yung mga mali natin doon, doon tayo matututo. Doon ako natuto sa mga maling ginawa ko. tsaka, yun nga, kailangan mag-isip-isip muna. Tapos natutunan ko na kailangan pag nag-start ng negosyo, matutong mag-focus. And then, for me, applicable for me, and also maybe applicable din sa iba, kasi may kanya-kanya tayong, kanya-kanya tayong destiny na tinatawag. So sa akin, naging maganda sa akin na lesson ay mag-start muna ng small, step by step, then little progress, i-appreciate, and then, yon focus muna sa isa. Kasi nung time na yon na dumami yung negosyo ko, parang napagod ako bigla. Sabi ko, nakakapagod pala, gigising na sobra. Sabi ko, yung mga ganun. Pero hindi ko inisip na mag-quit. I never thought na hindi pagne-negosyo para sa akin. No, I wanted this. Sabi ko, gusto ko to. Gusto ko mag-negosyo. I think this is for me. So, maybe this is not just the right business for me. But then, sabi ko, magkakaroon ng negosyo na for me. So, it was 2008 and then I slowed down. Sabi ko, anong time na yun, hindi muna ako nag-rent ng mga commercial space. Na makita ko, ano muna, distansya muna, kalma muna, ganyan. Sabi ko,
nagjo-join lang muna ako sa mga bazaars, buy and sell. So, ginagawa ko ng time na yun. Galing ako sa Lugi. So, malaking Lugi. Ang ginagawa ko, bumibili ako ng mga chinelas and sapatos galing Marikina kasi I always want to support yung ating sariling produkto, yung mga local products natin, yung mga gawang Pinoy, gawang Pinay. Kaya dapat sinusuportahan po natin yan. So, bumibili ako ng mga chinelas from Laguna. Bumibili ako ng mga damit sa Taytay. Speaking of Taytay, si Maring Angel yan sa no, Tokyo Tempura sa Taytay. Meron nga, supportahan po natin. And yung mga sapatos sa Marikina, yun gustong-gusto ko. Tapos yung mga products from Bicol, basta local products. I love to support and I love to sell also bukod sa binibili ko as my personal consumption and personal use. Gusto ko rin silang ibenta para at least ang mga kababayan natin malaman nila na ang kababayan natin ay mga gumagawa ng mga dekalidad na produkto na dapat nating tinatangkilik at binibili. Tama. Grabe, no? So, gabi dun sa kwento mo, talagang napuprove natin na wala talagang billionaire na naging successful agad. Diba? Kailangan mapagdaanan natin talaga yung mga struggles. And nafe-feel kita nung pinikwento mo yung business mo na nalugi. Kasi ako din, nag-start ako ng malaki talaga. Hindi ko na-handle yung sobrang laki na yun. Nalugi siya. So tama yung sinabi nyo na dapat step by step, maliit muna, dahan-dahan. And mas masarap yung feeling na nakikita mo na lumalago eh. So, sa mga nanonood, may isang nagtanong sa atin dito. Doon sa mga nag-fail na businesses, ano yung pinaka-learning na pwede nyo po ma-share sa amin na may advice na rin para sa mga gusto magtayo ng sariling business nila or may ina-encounter ngayon na problema sa mga business nila. So, I'm sure mai-inspire sila sa pwede mong ma-share sa amin. So yun, sa mga gusto magnegosyo or mga may nag-start ng magnegosyo ngayon ng ano, pandemic, di ba? It's a challenging time pero congratulations sa pag-start ng business. At sa mga gusto mag-start, yes, maganda na mag-start now. Kasi unang-una, marami tayong time na nagkaroon tayo ng lockdown. Mas alam na natin kung ano yung gusto natin gawin. Kasi that's the best na gawin natin kapag nag-start tayo ng business. Pag-isipan mabuti kung ito ba talaga yung gusto nating negosyo. O kaya lang natin gustong gawin to dahil puso. Ayun. Kasi ako naman, nung nalugi ako sa negosyo ko na yun, na hindi ko naman talaga gustong gusto kasi hindi naman talaga ako yung mahilig sa nightlife tapos magtatayo ako ng comedy bar na restaurant, di ba? So hindi ko talaga siya ganun kagusto. Ayun. So ako naman, mahilig ako sa food. Mahilig ako kumain. Kaya nagkaroon ng Nene Prime Foods. Ayan. So sa mga magsa-start ng business, importante din na mag-focus muna sa isa. Mahirap kasi na mayroong divided yung time natin tapos hindi pa natin talaga na-established yung business na sinimulan natin. Mas mabuting i-focus muna natin yung attention natin and time doon. And then pag-aralan natin, importante na pinag-aaralan natin eh. Mag-research tayo kung ito ba ay pangmatagalan yung business. Ako naman, sa food business ko, sa Nene Prime Food, sabi ko nun, si husband ko ang nag-encourage siya akin. Sabi niya, since mahilig kang kumain ng bangus, ng Spanish-style bangus, di ba't hindi mo iluto? Pag-aralan gawin. Sabi ko, o nga no. Sabi ko ganyan, okay ah. So, pinag-aralan kong gawin. Tapos, ang maganda doon, sabi ko, kung hindi ko man tumabenta, at least gusto ko siyang kainin. Hindi siya masisira kasi hindi man mabenta sa ngayon, may pagkain kami. So, it's a win-win situation. Tapos, yun nga, palagi kong pinasabi na huwag mag-rush pagdating sa negosyo. Importante, yun, number one, pag-isipang mabuti kung ito talaga yung gusto mong negosyo. Kasi alam mo, importante sa akin yung ano eh, yung gusto mo yung ginagawa mo. You love what you do and you do what you love. Kasi hindi nakakapagod kapag ka gusto mo yung ginagawa mo. Kahit hindi man malaki ang kita, hindi ka pa, masaya ka pa rin. Pero siyempre, mas malaki pag may kinikita. Pero alam mo yun, oo, di ba? Importante din naman yun. Kasi kailangan natin ang practicality. Kailangan natin survive. Kailangan natin magbili ng raw materials. May binabayaran tayong bills. May binabayaran tayong tuition fee ng mga anak natin. Pero ang importante kasi, we love and we are happy of what we do. Importante na masaya tayo sa ginagawa natin. Kaya nga, ano eh, lagi ko sinasabi sa mga gustong magnegosyo, basta pag nagnegosyo kayo, alalahanin yung Nene. Sabi ko, nothing is impossible. Then, sa E naman,
Yes, educate yourself. Importante na nagre-research tayo sa pagnenegosyo. Kumbawa, tulad ngayon, online na, di ba? So, maraming online seminars, online webinars na provided ng DTI, ni Bayan Academy. Libre lang po lahat, how to start a business, kung paano natin mapapadali ang pag-start ng negosyo online, paano ba yung paggamit ng social media. So, importante, we educate ourselves when we want to start our business or we are doing business, and also, and never give up. Kasi sa pagsisimula ng negosyo, meron tayo mga pagsubok na dadaanan, may mga struggles. Like ngayon, online, minsan mahirap ang connection dahil nag-start na yung online schooling. So just never give up. Continue what you do. Struggles and mga challenges, it's part of our life, it's part of business. But you know, hindi yan ibibigay sa atin dahil hindi natin kaya. Binigay yan sa atin yung mga challenges na yan because I believe kaya natin magpasan yung challenges na yan. And enjoy the process. Importante na masaya tayo sa ginagawa natin. Kahit saan ako sinasabi ko, pag may pinapagawa ako sa iyo, pag sa isip mo pa lang, mahirap na, kahit madali yan, mahirap na talaga. Kaya dapat, pag may pinapagawa sa iyo, enjoy mo lang. Kahit mahirap yan, hindi mo mamalayan, tapos na. Di ba? Dali lang. Ganun lang. So always yan. Huwag niyo akong kakalimutan. Nene, kapag nag-start na negosyo, nothing is impossible. Educate yourself, never give up, and enjoy the process. Very simple yan na formula. Pero alam mo, mapapatunayan natin yan na kahit gaano man kahirap yung pinagdadaanan natin, kaya nating lagpasan yan. Kasi we have the power to control . We have the power to decide. Sa sarili natin. Ako, sino mang magsasabi na mananalo ako sa PBB . Sa dami ng kalaban ko, we were like more than 25,000 audition for all over the Philippines. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sino bang maniniwala na ako na taga-bundok, na lumaki sa bundok, naglalakad, nabutas ang tsinelas, at hindi pa kami bibili ng tsinelas kapag hindi pa butas na butas talaga at hindi na kayang idugtong ng pandible ang aming tsinelas. Pero ano ba, diba? Ganon. Nakakatuwa na ano. Wala talagang imposible kasi nasa atin yan na tayo ang magde-decide sa buhay natin. Of course, with the guidance of the Lord, lagi nating i-ask yun. Pero binigyan tayo ng gift, which is the power, the will to choose. The power to choose and the will. Nasa atin palagi ang choices. It's up to us kung ito ba yung gagawin natin, mga kabuti. Kaya ngayon, how we respond to this pandemic, how we respond to this difficult time, it's up to us. Sabi nga nila, gustuin mo ba na maging malungkot o maging masaya? Tama. Whether what you choose, ikaw pa rin ang magbe-benefit. So, ba't hindi natin gawing masaya? Di ba? It's the same energy na ilalabas natin, na gagamitin natin. So, yun lang palagi yung sinasabi ko. At saka kung gusto kong gawin ngayon, start now. Kasi, alam mo, hindi ka nag-iisa. Maraming tumutulong. Si DTI nandyan. Speaking of DTI, kami, yung mga MSME na nag-avail ng free seminar ng DTI, ng webinars nila. Ongoing po yun. Sa mga taga-NCR, pumunta lamang po kayo sa Facebook page, DTI NCRO. May marami po mga webinars for free. Then, tutulungan nila tayo kung paano mag-start ng negosyo. Ano po ba yung mga, yan, taxation, tax accounting for non-accountants. Katulad ko, hindi naman ako talaga mahilig sa accounting. So, yan, mga ganyan, mga free na yan. So, hindi po tayo nag-iisa. Lahat tayo may tutulong sa atin. At magugulat ka na kapag nag-start ka na mag-business, mag-post ka sa social media, magulat ka na maraming gustong tumulong. There are a lot of people who are willing to help. Yeah. Grabe, no? Napaka-align po ng sinasabi niyo sa binabanggit ko palagi. Tulad nung, kasi di ba kilala ko bilang nagbabasa ng isip, mukha siya superpower, pero sabi ko, ang gift sa atin ni God is our power to choose what to feel, to choose what to think of, and to choose what to focus on. And grabe, sobrang malaman po yung sinabi ninyo. Lalo na guys, ha, sa mga nanonood, tandaan nyo lang, pag may pinagdadaanan kayo, Nene, okay? Tandaan nyo lang, Nene, okay? Ibig sabihin lang, Nene, ulitin lang natin, ha, kasi napakaganda po ng abbreviation ninyo. N, nothing is impossible, yan. E, educate yourself, napaka-importante yan, diba? Lahat ng papasukin natin, kailangan pag-aralan natin, di ba? Educate yourself. N is never give up. Yan. So, kita nyo, lahat ng mga successful businessmen and women, kung nag-give up sila, hindi nila maabot yung gusto nilang abutin. So, tandaan natin, never give up. And last, E,
enjoy the process. Di ba? Katulad nga na sabi ni Miss Nene kanina, kung hindi mo ine-enjoy, hindi ka rin magiging successful kasi dapat gusto mo yung ginagawa mo kaya na-enjoy mo siya. So, napakalaman nung sinabi niyo, Miss Nene, and di namin kayo makakalimutan lalo dahil naka-embed na sa utak namin. Nene, okay? So, guys, Nene. Okay, so nabanggit niyo po yung prime foods kanina. So, pwede po natin pag-usapan more about your business which is Nene Prime Foods. Ano po ba yung mga products ninyo? Ano po yung mga pwede pa natin ibenta sa mga consumers ninyo? Ayun, ang Nene Prime Foods talaga, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng business na food kasi gusto ko lang noon convenience store para ano, parang sanay kasi ako sa probinsya, parang pag may sari-sari store ka na, bongga ka na, pag may nabibenta kang ganyan. So parang ganun lang. Tapos, nalugi kami sa business namin na comedy bar and restaurant and other businesses. Sabi ko sa sarili ko at si husband, pahinga muna tayo sa pagnanegosyo ng malaki, ng malaking ilalabas na pera. Pag-isipan muna talaga kung anong gusto. So, umuwi kami sa Dagupan, Pangasinan kasi si husband ko taga Dagupan, Pangasinan siya. Tapos, ang best bamus in the Philippines ay galing sa Pangasinan. Diba? Dagupan, Pangasinan. Yun ang pinakamasarap talaga na bamus. Kahit na asin at paminta lang ang ilalagay mo, masarap na siya. Pero ako kasi may lugar sa Spanish style, so pinagluluto niya yung tinta niya ng Spanish style na bamus. Tapos kakainin namin yon. Tapos bago kami bumalik ng Manila, magpapaluto ulit kami para may baon kami. Tapos yun nga, sabi ni Aswan, pag-aralan mo nang gawin, pag-aralan mo nang lutuin para yun. At tayo na gusto mong kumain, magluluto ka na lang. Eh tama nga naman. Kaya ayun, pinag-aralan ko siyang gawin. Pero syempre, hindi agad successful, hindi ko agad yung lasa na gusto ko. Mga naubos na may higit 10 kilo. Tapos sabi niya, magpatuto ko na lang sa tita ko na kung paano nagluto. O di nagpaturo, bumalik ulit kami ng Dagupan, nagpaturo ako. Tapos nakita maraming betchin. Eh, hindi ako pwede sa maraming betchin. Kasi kaya sabi ko pala, palagi ako inaatake ng migraine. Kasi may migraine ako. So, isa sa mga triggers ko. So, sabi ko, sige, ganito na lang. Eh, kung ano yung mga spices and herbs na favorite ko, ilalagay ko doon. Nag-experiment ako. So, hanggang sa nakuha ko yung lasa na gusto ko. Hanggang sa pinatikim namin sa client ni husband. Kasi si husband ko, nagtuturo siya ng Latin dance. At may client siya doon. Sabi ng client niya, baka daw pwede akong magluto tapos ibibigay niya as Christmas gifts, madami. Sabi ko, baka naman hindi masarapan yung mga pagbibigyan niya nito. Pero sabi ko, why not eh, kahit na hindi ako ganun ka 100% confident na magugustuhan ng mga pagbibigyan niya. Pero sabi ko, this is an opportunity, maybe sabi ko, at I don't want that opportunity to slip away kasi minsan lang naman nagnanak yung opportunity sa atin. At mararamdaman natin yun eh, if it's the right time, always, parang pakinggan natin yung intuition natin. Ano man tawag doon sa Tagalog? Basta, mararamdaman natin sa sarili yun na, I think, did it, sabi ko, ganyan. Sabi ko, okay, gawa ko, kailangan, gawin ko yung best ko. Tapos, ang time na, hindi ko pa siya binobote. Pero, I learned how to make sardines nung panahon namin sa high school, sa Rumblon, kasi meron kaming home economics. Tinuruan na kami magluto ng sardines, tamban pa ang gamit ng tomato sauce, tapos in brine solution. So, I have idea na kung paano gawin. And then, we also do smoking, kasi pag Rumblon College kami, official, ang school namin, mayroong sariling fish pond that time, vocational school. So, bago kami graduate ng high school, marami kami mga skill na alam bukod sa mga theoretical at sa mga ibang mga lessons, more of mga practical lessons kami. So, nung time na yan, may idea na ako, pero wala pa akong idea masyado sa kung saan ako kukuha ng bote. So, ginawa ko muna, nilagay ko muna siya sa microwave bowl. And then, to make it presentable, naghanap ako ng mga ceramic container also para mas maganda siyang tingnan. Tapos, nilagyan ko siya ng sinamay. Also, I source from our local na mga sellers. Bicol, sa Quezon, yun yung mga nakakasama ko sa bazaar. So, doon ako kumuha sa kanila ng mga bayong, na doon ko nilagay yung bangus. Tapos, sabi nung client ni husband, sabi niya, lagyan mo ng contact number mo pag nilagyan mo na yan sa amin para just in case na they want to order again, direkta na daw sila mag-order sa akin. So, that was in December. And then, January, meron nag-order ulit. So, I decided na, sabi ko, siguro, it's about time na mag-expand na ako ng konti dito sa aking business. That time, wala, hindi pa siya Nene Prime Foods. We name it as Bangus Sardines kasi para direkta kung ano binibenta namin product, Bangus Sardines. So yun, Bangus Sardines muna yung nilalagay namin ng label, nagbasar kami sa NBC10, first day sold out, second day sold out. Sabi ko, okay to ang saya, nakakatuwa kasi kahit hindi nila kilala pa yung product namin, ang ginagawa namin noon, nagpapa-free taste kami. So sa lahat, minsan yung alam mo yung ano, seryoso, dadaan yan. Hawak-hawak ng staff ko yung Bangus. Ma'am, free taste. Like, what?
pagkakain, nag-iiba yung tsura, nagkumaganda yung mukha, tapos babalik muli, mamamakyaw. Alam mo, nakakatuwa yung mga ganong experience na na-appreciate nila at nagustuhan nila na maganda yung produkto namin. So sabi ko sa sarili ko, siguro ito na yung business for me since ito rin talaga yung gusto ko kainin. Kahit yung bilabilin yan, makakain ko pa rin yan. Makakain ko pa rin yan. So I decided na educate myself kasi sabi ko there is something that I should learn kapag nag-start ako ng negosyo, kailangan pag-aralan ko mabuti, kailangan mag-review ako ng bottling at mag-review ako ng food safety. So I availed yung sa DTI training, sa lahat, tapos nagbayad pa ako sa other mga training providers pa. I educate myself kasi I believe every day you can learn something new. At saka sa pagnenegosyo talaga, kailangan, kahit hindi lang sa pagnenegosyo, kahit sa araw-araw natin, meron tayong at matutunan. So we never stop learning talaga. Yun. Tapos I decided na, nag-research na ako, naghanap na ako ng mga bote, and then nalala ko yung tinuro ko ng teacher ko noon sa home economics ng high school, si Ma'am Gahar yun. Ang laking tulong talaga. And then nag-training ulit ako, nag-seminar ulit ako para mas ma-refresh pa at sigurado na tama yung ginagawa ko. Ayun. Hanggang sa nalaman ko sa DTI na hindi dapat bangus sardines kasi mali yung label at hindi dapat ginagawa yun kasi bangus is a type of fish and sardines is also a type of fish. Yes. Cool. So, yes. Hindi talaga siya pwedeng pagsamahin kasi hindi naman bangus sardines yung laman ng bote. Bangus lang yun. So, sabi sa DTI, mali po yun. So, na-attendan ko yung training sa mandatory labeling requirements, food safety, handling lahat. So, doon ko nalaman yung tamang gagawin. So, dapat talaga train natin yung sarili natin. Lalo na marami namang mga training na free at saka kung meron mang bayad, minimal lang yun. At saka it's an investment also. Kasi pang long-term investment natin yung pag-aaral sa pagnenegosyo. So yun, hanggang sa naging Nene Prime Foods because I want to see, to always remind myself to always serve and provide and serve yung prime quality products which is dagupan, bangus, in olive oil, made with love by yours truly, by Commander Nene. Ayun. Alam mo, Miss Nene, yung nabanggit mo kanina na yung sinusunod mo, no, na pattern, which is yung pangalan mo, Nene. Habang kinikwento mo yung tungkol sa business mo, kitang-kita ko yung Nene talaga na sinabi mo abbreviation dun sa business mo, yung passion mo, gusto mo siya, ini-enjoy mo siya, and ang laki din yung aspect ng educate yourself, no? Kasi biguin mo, kung hindi ka nag-aral, hindi mo malalaman na hindi pala pwede yung pangalan na bangus sardines, di ba? Yeah. So ibig sabihin, importante talaga yung educating yourself, and from there you learn from it, kaya naman sobrang successful mo. And kanina na ba magiging yung husband mo, which is si Anthony, shout out sa iyo. Person din yan na kung alam niyo guys, nako, champion yan. And sana ma-interview din natin siya sa ibang pagkakataon, and shout out sa iyo. Maraming salamat. And nako guys, hintayin niyo yan kasi isa mga talented people na nakilala ko. So, nabanggit nga natin yung husband mo, Miss Nene. Paano mo na-juggle yung pagiging businesswoman, pagiging mother, pagiging wife? Paano mo yun naayos? Paano mo na-manage yung time mo? Kasi I'm sure marami din gustong malaman yan dahil isang malaking problema din sa ngayon yung time management. Kasi madami tayong oras, pero hindi natin alam kung paano siya gagamitin. So, paano nyo po siya na-manage? Ayun. Dati, masipag ako magsulat. Ang dami kong planner na walang laman. So, ang ginagawa ko, yun, ang ginagawa ko sa cellphone na lang, since lagi ko siyang dala, kasi hindi ako mahilig magbitbit ng maraming bag, ayoko magbag, pero yung phone ko palagi kong bitbit. Since na meron naman na tayong note sa available sa phone, so doon ko sinilalagay, it's the way rin na para ma-lessen yung ating mental burden. Kasi kapag nasa isip natin ang tendency, sa dami ng iniisip, lalo ng mga nanay, ang daming responsibilities, may mga makakalimutan tayo. So importante na kung mahilig ka mag-jot down sa planner, pwede yon sa post-it o sa maliit na notebook. O ano yung gusto mong ginagawa? Ako naman gusto ko sa notes lang. So yun yung convenient for me and easy for me. So ang ginagawa ko, doon ko ilalagay yung mga schedule and reminder, lalo na yung pinaka-importante na dapat hindi makalimutan for the day, and then for the month, and for the week.
Ayun. Kailangan isulat po natin yun. Lalo na kapag nagnegosyo, importante po na merong sinusulat. Kung hindi man sa physical na notebook, at least dito. Digitally, since naman nauuso na yung online, so we adjust also and we navigate. So, kailangan mag-adjust tayo. Meron tayong mga notes, free na app ng to-do list. So, dun. Tapos i-check natin siya. I-tick natin yung box na yun kapag tapos na para ma-lessen yung baggage natin mentally. Kasi minsan mas nakakapagod kapag maraming iniisip. At I can relate to that also. Matagal ko rin natutunan gawin niya. Kasi I was, ano, parang sobrang bilib ako sa sarili ko na kaya kong memorize lahat. Pero alam mo, at the end of the day, mararamdaman mo, nakakapagod pala yung sobrang minimemorize mo lahat kasi gusto mong wala kang makalimutan. Kaya mas maganda na sinusulat at least ma-lessen natin yung mental baggage, mental burden natin. Nakakapagod kasi yung mag-step kaysa mag-exercise. Mas importante din na pinapangalagaan natin yung ating sarili. Sabi, lagi yung sinasabi na if you look good, if you feel good, you do better. Kasi kapag kananay ka, lalo na pag sa mga nanay, ikaw hindi kananay, pero I know you can relate, you can, ano, kasi marami tayong responsibilities sa mga mommies. I salute you also sa lahat ng mga nanay. Si Maring Angel nanonood, ayan, si Mommies, ayan, yung mga mommies na nanonood, si Hazel, nagsayagoy, ano, ito kasi yung mga super mom na mga talagang, ano, na nakikita ko ako, isa lang yung anak ko, pero sila dalawa, tatlo, imagine that, nagbe-business din. So, importante na we take good care of ourselves. Tapos, meantime, importante yun. Kaya I always tell my son, sabi ko, it's my coffee time, so don't disturb me, just please let me enjoy my 15 minutes of coffee break. Ayun, nagkakape ako lang, gusto na sabi, it's my coffee time, do not disturb me, it's my time. So, importante po yun, ano, na binibigyan natin ng time yung sarili natin. At saka, yan, divide. Una, ano ba yung priority mo? Ako kasi ang priority ko una, family. Hindi ko priority agad yung business. Mas importante sa akin yung family kasi lalo sa mga nanay kasi everything that we do it with love because we love our family. We strive, we do our best because we want to give the best to our children and to our family. So yun, basta ang importante ay enjoy. Tapos wag nating ilagay sa isip lahat. Isulat na lang natin yan, i-post it natin. Ako meron ko corkboard dyan, ilalagay ko yan dyan pag may mga importante akong deliveries na dapat hindi ko makalimutan. Lalo na pag wala akong staff na kasama. So ilalagay ko yan, book grab, book lalamu, book ano, magpapa-LPC, ganyan. Naka-post it yan kasi mas doon ako, mas hindi ko siya nakakalimutan kapag naka-post it kasi nakikita ko agad pag nagtitimpla ako ng kape, nakikita ko kaagad. So yun, scheduling lang talaga at saka importante na we feel good about ourselves also. We take good care of ourselves. Gabi no. Tsaka, ang sarap ng feeling kapag meron kang natsi-check eh, na nagawa mo, di ba? So sulat mo, nagawa mo, check. Sarap na feeling kasi may sense of accomplishment, di ba? So, gabi no. Isa to sa pinaka-favorite ko na interview, Miss Nene, kasi ang dami kong natutunan sa inyo. And paubos na yung oras natin, kaya medyo na nabibitin ako. Sabi ng asawa ko, ang ganda ng energy nyo po, nakakagaan ng loob. Kaya siguro, napaka-successful nyo din. Kasi yung mga tao sa paligid ninyo, siguro yung staff mo, yung client mo, ang gaan ng loob sa'yo, ang dali lang makisama, dali lang bumili. And bago tayo magtapos, Miss Nene, please feel free to promote kung paano ba namin ma-purchase yung binibenta mo sa Nene Prime Foods, paano ka namin makukontakt, and kung ano pa yung mga service and businesses na meron kayo. Yes, at before ako mag-promote, gusto ko lang batiin yung mga kabatch ko sa Hitaglang Class 2002. Ayan, mga supportive ko mga kabatch. At congratulations sa aking buddy na magiging Lieutenant Colonel na. Ayan, si Jason, Montalion. Mga kabatch ko ito eh, mga nasa ibang bansa na yung iba. And then si Maring Angel, ayan, si Janice, good evening. Si Paring Ramon, ito ay yung aking tumutulong sa mga accounting problems sa business. Pag may mga questions ako na ano paano ba to sa tax filing, sa kanya kami tumatawag or magme-message. Ayan si Mami Trish, kasama ko sa Nene Prime Food at sa mga staff ng Nene Prime Foods. Of course, sa aking husband, sa aking son, at sa mga taga-Rulan, mayong gabigin sa inyo ito nandyan. Basta lipay lang kami, no? Basta lipay lang kami sa Jalang Lawas. Kaya siyempre,
stay safe, lagi kalimutanan dyan, hindi kayo maglipatan, magsukit mask sa tanan. Sa lahat po, huwag natin kalimutan magsuot ng mask kapag tayo ay lalabas. Ayan, thank you Jack Bayo for sending me this mask kasi gusto ko talaga camouflage. Alam mo na, sundalo pa rin sa tip. Yes. At sa mga taga Rizal, sa Taytay Rizal na na-mention ko kanina, di ba? Ayan, sa talk, may Tokyo Tumpura ang aking kumare doon na isa din sa mga encourager ko sa pagtatayo ng negosyo. At syempre, sa lahat sa aming CCTV dito sa aming bahay, attention CCTV. And then, kapag kalalabas po, bukod sa mask, ay dapat meron din tayong alcohol. Ang Angel's Flow, pwede po kayong mag-reseller, pwede po kayong mag-distributor. So, bukod kasi sa pagre-reseller po ng Nene Prime Food, sabi ko, hindi dapat na isang product. Sa mga resellers kasi, sa mga gustong mag-start ng business, sabi ko, hindi naman po kasi araw. Let's be practical and ano realistic na hindi sa araw-araw may bibili ng bangus. So, I also encourage them to sell other products. Bukod po sa aking ano Nene Prime Foods, may alcohol po tayo, which is essential kasi sa panahon ngayon importante. Pag lumabas tayo, hindi naman sa lahat ng oras ay meron tayong access sa tubig para maghugas ng kamay. So importante po na may dala tayong alcohol. Ipapakita ko lang. Sige po. Ayan. Po. Angel's Flow, makikita po niya, like ko siya share sa Facebook page ko sa Commander Nene at sa Nene Prime Foods. Ayan po, importante po ito na dala-dala natin. So, nung last week pumunta ako sa BIR kasi may kailangan akong i-update sa na kailangan physical ako pumunta, so bit-bit-bit ko yan. Tapos, may dala-dala akong mask din, importante. Ayan, tapos may face shield. At syempre, kung gusto niyo pong bumili naman at gusto niyo lang magkaya ang aming Nene Prime Foods, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page, Nene Prime Foods. At meron po kaming ongoing na online bazaar. Ito po ay supported ng DTI at ng Union Bank. Ito po ang aming linker store, neneprimefoods.linker.store. And we're going to have also another online, first ever na mangyayari na virtual expo, also organized by DTI Regional Office. Yan, dito, susunod po yan itong September 30 hanggang October. So, supportahan po ninyo. Hindi lang po ang Nene Prime Foods ang mabibili ninyo dyan, kundi lahat po ng mga gawang Pinay, ng mga produkto mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Makita po ninyo dyan, punta lamang po kayo sa bit.ly/gawangpinay. Lahat po ng mga products na proudly Pinay made. Yung mga nanay po nating negosyante na talaga namang napakasipag ay supportahan po natin kasi kompleto po mula sa mga household essentials po ay mabibili natin. At syempre, again, Maring Angel sa Tokyo Tempura, maraming salamat sa pagpapadala sa amin. And saka, may bago po kaming app ngayon. Follow may like ka na ba? Ayan. Yes, mayroon din po akong like account. So follow me, Commander Nene pa rin po yan. Same lang kung ano po yung aking Facebook page. Kaya maraming salamat for this opportunity. Alam mo, the pleasure is ours, no? Sobrang saya namin ngayong gabi dahil marami kaming natutunan sa'yo. And shout out din sa mga nanonood na followers ni Miss Nene. Thank you for watching this show and appreciate namin yung time ninyo. And grabe, to Miss Nene, isa to sa mga paborito kong episode, no? Dahil napakalaman ng mga sinasabi ninyo at ako mismo na-inspire ako. And sobrang salamat sa time ninyo. Yan. So, meron pa po ba kayong gustong i-promote? Ayun, thank you sa mga lahat ng mga nanood at sumaybay sa atin. So, Egay, paring Egay ng PDIL sa group naman ng husband. Marami din silang natulungan sa group nila. Yung mga dance instructor na wala ng trabaho. Hanggang ngayon, wala pa rin trabaho. Mga tulong-tulong. Ayan, bayanihan talaga ang ginagawa. So, ayan. Egay, thank you so much at maraming sa panonood. Sa kay Miss Connie, kay Maria Pearl, kay Jason na kabatch ko, sa lahat. Kabatch kong PNP, nandito lang malapit sa may batasan. Si Bok, Consirante, maraming salamat sa iyo. At saka sa lahat ng mga frontliners natin, thank you so much. At syempre, lahat ng mga riders na patuloy na nagtatrabaho, nagde-deliver ng mga products ng mga products naming mga MSME, maraming salamat po sa inyo. At syempre, sa connection natin, meron tayong internet connection, maraming salamat. ating creator. Thank you so much. Oh my God. Diba? Thank you, Lord, sa lahat. Kasi because of Him, we're still here. We're still alive and we can do this and we can inspire each other. We can help each other. We can talk to each other kahit online lang. So, yun. Let's just stay safe and stay happy pa din kahit na medyo mahirap. Pero alam mo, lahat to, lilipas din. Malalagpasan natin
ito. We will heal as one and we can get through this together. Yes, ayun. So, bago po natin tapusin tong interview na to, gusto ko po talaga kayong pasalamatan sa oras ninyo dahil alam ko kung gaano kayo ka-busy sa pamilya, sa business, pero andito kayo ngayon. So, special thanks na rin sa husband mo, si Anthony. Andito lang ang tabi ko. Sa ever supportive na husband. And next time, usap tayo ulit. And before we end the interview, any last message, any last advice po sa mga nanonood? Basta wag niyong kalimutan ng nene. Kapag sa tingin mo ay pinanghinaan ka na, isipin mo si nene nga ay taga-bundok. Alam mo, gumugulong-gulong pa sa putik dati, namumulot ako ng kuhol, di ba? Pero alam mo, yung mga pangarap ko na hindi ko akalain na matutupad, more pa sa pinangarap ko ang binigay na blessing ni God. Just always believe na kaya mo, kaya ko, kaya mo, kaya nating lahat. Just, ano, have faith. And kung ano man yung gusto mong gawin para matupad yung dream mo, do it now, start now. Alright, so with that, I would like to thank you again, Miss Nene, for your time. Have a great evening. Enjoy the rest of the night. And bitin daw, sabi ng wife ko. Sana makapag-party tayo sa susunod na free time niyo, Miss Nene. So, maraming salamat po. Enjoy the rest of the evening and good night. Bye-bye po. Good night. Bye-bye. Sa lahat ng mga nanonood, bye-bye. Stay safe po and always pray before tayo matulog. Ang Diyos po ay lagi nandiyan para sa atin. Good night and sweet dreams. Thank you. Alright, and that was Miss Nene Tamayo Plamio. Maraming ba kayong natutunan? Ako, sobrang dami kong natutunan ngayong gabi and isa talaga rin sa paborito kong episode. Na bawat lumalabas sa bibig niya, walang tapon. Lahat ng sinasabi niya, may learnings talaga. And naka-based din yan talaga sa experiences niya. So, ngayong gabi natutunan ko na pag may gusto kang gawin, gawin mo na. Gawin mo kagad. And of course, huwag mong, syempre, educate yourself. So, tandaan natin yung nene, di ba? Nene, so... Oo, saya niyang kausap, ang gaang, kaya siguro yung mga tao sa paligid niya, masaya lang palagi. No? Pero, hindi pa tapos yung episode natin ngayong gabi dahil sasagot tayo ng mga tanong galing sa ating mga viewers from last week. Alright, so... Thank you muna. Salamat sa mga sponsors natin ngayong gabi at sa mga nakagaan na gabi na episodes natin. Salamat sa... Ito, yung napapanood nyo ngayon, siya yung pinakaunang nanalo ng sack of rice natin. Yan, oh. So, salamat sa nagbigay niyan. Salamat sa... anong name ng company nila? LSL. Yan, LSL Direct Seller. Thank you very much for sharing your product with us. Sila yung pinakauna nagbigay ng premyo and yung nakita yung picture kanina, siya yung pinakauna winner natin. And thank you din also dito sa tarts na to. Yan. So, kung napapansin nyo, napakasarap. Order na kayo dyan. Anong pangalan? Ay? Pie and pastry. Support MSME. So, sabi nga ni Miss Nene, support MSME local, yung gawang Pilipino. So, lahat ng pinapakita natin ngayon, lahat ng nag-sponsor sa atin at pinamimigay na premyo ay galing sa ating MSME mga MSME friends na Filipino. So, support local tayo, support Filipino made. And, shoutout nga pala kay Roy Guntalili ba? At saka kay Fiona Guntalili. Diba? So, mag-like kayo, kung mahilig kayo sa Mobile Legends, like his page, Bagoway Gaming. And of course, Mayor's Crispy Sisig. Maraming salamat, napakasarap ng sisig nila sa Paranaque yan. Thank you very much for sponsoring our show, sponsor our local products. And if you want to feature your local product here in our show, just send us an email, send us a PM, makikita niyo naman sa baba kung paano niyo magagawa yon. And salamat, Mayor's. Yan. And of course, sino yung next natin? Ito! Isa sa mga paborito kong pies. From Roas City. Maraming salamat sa Spango. Yan. Thank you very much, Spango. Spanish Ilonggo yung specialty nila. Pero itong mga pies nila. And yan, Chummy Jace. Yan yung dito nila sa Manila. And of course, my favorite milk tea, Tam Dynasty. Ito lang yung iniinom ko. My one and only, di ba? Ito lang iniinom ko ng milk tea, Tam Dynasty. Thank you very much for sponsoring our show. And ito na.
Sasagutin na natin yung mga tanong ninyo. And shout out muna tayo sa mga nandito pa. Bago ko sagutin yung mga tanong ng ano natin, tanong ng mga viewers natin na. Again, shout out kay Roy and Fee. Hello, salamat sa pag-notify. So, gayahin nyo lang si Roy, ask exclamation point notify para na-notify kayo kung naka-live ako. Yan, dito sa BBN. And ito na, sagutin na natin yung mga tanong from last week. Yan, dito sa pinamagatang, hello, Justin! Yan, no? So, ano yung first question natin? Our first question is... Ito, hintayin natin. Our first question is... Ito, ha, hindi ko alam yung mga tatanungin dito, ha, kaya hinihintay ko. So, ito. Our first question. Sir, nababasa niyo po ba mga hayop? Halimbawa, ibon or aso? Good question. Alam mo, hindi ikaw yung pinakaunang tao nagtanong sa akin yan. Sino yung nag-send sa atin yan? Anonymous ba? So, hindi ikaw yung unang tao nagtanong sa akin yan. Maraming tatanong kung kaya ba magbasa ng isip ng hayop katulad ng ibon or aso. Sa totoo lang, pangarap ko yun. Pero siguro kaya yun ng mga dog trainers, no? Yung mga animal trainers. Pero katulad nila Cesar Milan. Di ba pansin nyo, nababantayan nila o nalalaman nila yung behavior ng mga animals. No? Pero ako, naniniwala ako, mas kayang basahin ng mga hayop yung utak natin. Di ba? Kasi kung meron kayong dogs, cats, kung meron kayong pets, mapapansin ninyo, they're always paying attention sa atin, 'di ba? And parang ino-observe nila tayo and nakakasanayan nila yung mga ginagawa natin, nakakasanayan nila yung kung paano tayo mag-isip and pinag-aaralan nila and based din sa attitude natin, yun din yung binabalik nila. Yun lang yung observation ko. Ha? Pero, so siguro, mas mind reader pa yung mga pets natin kaysa sa atin na kaya natin basahin yung isip nila. Pero siguro ako personally, hindi ko kaya makabasa ng isip ng animals. Pero siguro kung trainer ka, dog trainer ka, baka kaya. Di ba? Baka kaya. Yan. And speaking of basahan ng isip, nako, gusto ko kayo invite kasi yung friend ko, gamer din siya, meron siyang page, 60 Minute GG yung pangalan. And actually maya-maya, siguro mga 10 o'clock magla-live siya. Pero this Saturday maglalaro kami ng Among Us. So abangan natin kung kaya ko bang magbasa ng isip habang naglalaro ng Among Us. So para mapanood nyo yun, i-like nyo lang yung page niya, 60 Minute GG. Yan. So abangan natin, maglalaro tayo ng Among Us sa Sabado. Kung alam niyo yung Among Us, nako, mag-e-enjoy kayo. Next question. Coach Justin. Justin yan kasi may isa ulit. Pero yung name ko po, wala pong isa sa dulo. So it's J-U-S-T-I-N lang. Yan. Coach Justin, totoo po ba yung saying na the eyes are the windows to your soul? Uy. Sino bang naniniwala doon? Comment kayo kung naniniwala kayo na the eyes are the windows of your soul. Sige nga, comment kayo. Naniniwala ba kayo doon? Yes? Okay, yan. So, salamat sa mga nag-comment. Salamat sa mga viewers natin. Ha? Hindi kayo bumitaw. Yan. And ako, personally, naniniwala ako. Bakit? Kasi, pansin nyo ba, may mga instances na unang tingin mo pa lang sa tao, makaramdaman mo kung uy, parang may masama siyang balak sa akin. Ha? Parang, uy, ba't parang hindi totoo yung sinasabi niya? Di ba? Bakit? Kasi based sa pag-aaral ko ng NLP or Neuro-Linguistic Programming, mayroon tinatawag na mga IQs. Ibig sabihin, kung saan tumitingin yung mata mo, taas, baba, left or right, malalaman mo kung ano yung iniisip niya at kung sincere ba siya sa'yo. Di ba? For example, yan. Kanyang tumingin siya sa taas, nag-visualize siya, iniisip niya. Yan, tumingin siya sa baba, pinapakiramdam niya. Medyo mahaba yung explanations nito, so bibigyan ko lang kayo ng mabilisan. Pero if you want to learn more about NLP or IQs, message siya lang ako. Baka pwede tayong mag-special episode tungkol doon. Yan. So, left and right, malalaman natin kung ano yung iniisip niya, kung ano yung pinafocus on niya. So, malalaman mo din kung nagsisunungaling siya. Diba? So, tama yan. The eyes are the windows of your soul. Isa pa sa mga paborito ko is yung pag-dilate and pag-contract ng pupils natin. Malalaman natin kung masaya, intense, or malungkot yung isang tao. So,
kung dilated yung pupils, malaki yung pupil niya, masaya siya, di ba? Kung ano naman, contracted, maliit, yan, it's either galit, intense, yan. So, isa rin yan sa makikita natin kung ano yung iniisip nila. Kaya, pansinin nyo, kapag dilated, kasi yung pupils natin, nakakahawa yan. Kunyari, dilated yung pupils na tinignan mo siya, kung ano yung attitude niya or kung ano yung mindset niya, mahawa ka. Pansinin nyo pag tumitingin tayo sa mga anime, sa mga cartoons, dilated yung pupils, parang nagiging cute siya, nagiging masaya ka, diba? So, isa yan sa mga sikreto ng mata natin, diba? Yan, okay. Next question. Kung may gusto kayong itanong sa akin, na message nyo lang kami, message nyo ako sa page ko, Justin Pinyon, The Mentalist, para ma-feature natin dito yung tanong ninyo. And we always get 3 interesting questions. And our last question is... Our last question ay... Yan, hintayin natin. Yan. Uy, uy, uy! Hello sa mga bagong dating. Si Hanibe, good evening. Yan, ito na ba? Ito na ba yung huling question natin? Ito, uy, medyo mahaba ito ah. Okay, sige. Basahin natin. Our last question is, Sir, shout out po from Italy. Wow, di ba? Sabi ko naman sa inyo, maabot tayo sa ibang bansa. Abu Dhabi, mayroong Dubai, ngayon naman, Italy na, di ba? So, sabi ni Melvin and Angeline Tenorio, uy, kaano-ano niyo yung basketball player, na nakaka-inspire po yung show nyo, lalo na yung kay Sir Pedro. Uy, si Sir Pedro, siya yung guest natin last week. Okay. Siya yung viral artist sensation. And naging viral sensation dahil sa mga artwork niya from Bohol. So, request lang po, sir, kung pwede kayo magbigay ng tips about stress management. Di naman po masyado stressful ang work namin, but worried kami sa family namin dito sa dyan, no? Dito sa Pilipinas. Yung kakaisip siguro. TY. Uy! Good question. Alam mo, ang ganda nung naging question niya. Kasi, hindi naman natin, ang guest natin kanina is si Miss Nene Tamayo Plamio. So, meron siyang sinabi kanina na yun din yung sasabihin ko sa'yo kasi dito ako naniniwala. Di ba nga, kilala ako bilang mind reader, bilang mental assassin, bilang mentalist. Ang ginagawa ko, sa mata ng iba, mukha siyang supernatural ability. Pero sa totoo lang hindi. Pinag-aralan ko yun. Kahit sino, pwede magawa yun. Pero naniniwala ako si God, ang binigay na supernatural ability sa atin is our ability to choose what to think, to choose what to feel. May tandaan niyo yun, I have the ultimate ability to choose. Katulad nga ng sinabi ni Miss Nene kanina, meron tayong abilidad pumili. Kung naging malungkot ka, pwede mong piliin agad-agad, parang swipe sa cellphone na maging masaya. So may mga techniques tayo na pwedeng gawin yan para maging masaya tayo agad. Naranasan niyo ba na yung moment na parang pagkagising nyo sa umaga, na, ang pangit ng gising ng bad trip kayo, tapos parang hanggang mamaya, hanggang matapos yung gabi, bad trip pa rin kayo, lahat na nakikita nyo sa tao, masama, di ba? Another is, maganda yung gising mo, tapos ang ganda ng buong araw mo, di ba? May mga times naman na pangit yung gising mo, biglang may nangyari, gumanda yung araw mo. Ibig sabihin, kaya natin kontrolin in a snap yung nararamdaman natin at yung iniisip natin. Ang tawag doon ay state choice. Okay, tanda, lagi yung tanong sa sarili nyo, is this the right state for this moment? So, kaya natin palitan yan immediately. So, papalitan natin yan sa isip natin, sa mindset natin, kung ano yung pinofocus on natin, doon na pupunta yung energy natin. Papalitan din yan sa body language natin, kung ano yung dapat natin gawin. And yung sa breathing natin. Diba? Ito sabi to ng mga monks. Diba? Importante yung breathing natin. Kasi isa yan sa nagdedictate ng current state natin. Kung paano tayo mag-breathe. Ito, bigyan ko kayo ng example. Mag-isip kayo ng moment kung saan bad trip kayo. At tandaan mo kung paano ka huminga nun. Tandaan mo kung paano. Di ba parang, nahihirapan ka. Tapos mag-isip ka ng moment na masaya ka, may na-accomplish ka, tapos imagine mo kung paano ka huminga nun. Relax. Ngayon, gawin mo yung paghinga na yun ngayon. At try mo mag-isip ng kabad trip pa na nangyari sa buhay mo. Di ba? Ang hirap. So, now you know that. Every time na nababad trip ka, every time na nahihirapan ka mag-desisyon, every time na may pinagdadaanan ka, try mo i-breathe yung breathing nung masaya ka. And I promise you, iiba yung mindset mo. Mas makakapag-decide ka, mas magagawa mo yung gusto mong gawin. So, anyway, for now, ito muna yung sasabihin ko. Ha? So, always remember that you are in control of your thoughts and your feelings. Because
our reality comes from the inside, not the outside. May mga times na naaapektuhan tayo ng mga nangyayari sa labas natin, tulad ng COVID, tulad ng mga chismis na sinasabi tungkol sa atin. Pero alam mo, sa totoo lang, hindi natin makokontrol yun. Hindi natin makokontrol yung ibang tao, hindi natin makokontrol yung paligid natin. Ang makokontrol lang natin is yung sarili natin. Okay? And with that, I would like to thank everybody for watching tonight. Nag-enjoy ba kayo? Ako nag-enjoy kayo. Ako nag-enjoy ako. So, abangan ninyo ha. Abangan ninyo yung show natin next week. I-announce natin yung guests within the week kasi syempre isa-surprise natin kayo ulit. Diba? So, gabi, no? Ang taas ng ano natin. And, uy, salamat pala sa pataas na pataas na pataas ng dami ng viewership natin. Gabi ha. From our first day hanggang ngayon, pataas tayo ng pataas. Maraming salamat. At maraming salamat sa mga manonood pa after this live kasi ang dami talaga nanonood after the live buong week. So, hindi naman natin ito bubugahin, nandito na yan forever. Para in case na gusto ninyong balikan yung sinabi ni Miss Nene, okay, ako gusto kong balikan ngayon eh. Gusto ko talagang balikan eh. Ulitin natin ha. So pag may pinagdadaanan kayo, tandaan nyo lang yung pangalan ni Miss Nene Tamayo. N-E-N-E. Okay? First is, letter N. Nothing is impossible. Yan, nothing is impossible. Tandaan natin yan. Kung anong na-achieve ng mga successful, kaya rin natin ma-achieve yun dahil nothing is impossible. Okay. E, educate yourself. Okay, so pag may gusto tayong pasukin, pag-aralan muna natin. Diba? Pagdaanan natin lahat ng training na kailangan pagdaanan. Ako, hindi naman ako naging mentalist overnight. Kumuha ako ng mga mentors, di ba? And ulit is never give up. Never give up on your dreams. Kasi imagine niyo kung si Bill Gates ba nang give up, maabot niya yung naabot niya, di ba? So never give up. Many times na yan, namuntik mag-give up, di ba? Pero hindi. Hindi, di ba? Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, paano ba siya nag-umpisa, di ba? So, panoorin niyo yung mga documentaries about him and hindi siya magiging Manny Pacquiao boxing superstar ngayon kung hindi niya pinagdaanan yung mga yon. Kung nag-give up ba siya in the middle of his life nung nahihirapan na siya dun sa yung wala siyang makain, natutulog sila kung saan-saan. Kung nag-give up ba siya nung time na yon, tingin mo magiging Manny Pacquiao siya ngayon, di ba? So, never give up on your dreams, okay? And last letter E, enjoy. Yan, ang pinaka-importante din sa lahat. Enjoyin natin. Enjoyin natin kung ano yung gusto mong pasukin. Dapat make sure na ini-enjoy mo yun. Huwag lang sa uso. Diba? So, maganda yung nag-research ka sa market kung okay ba siya. Pero dapat mahal mo at gusto mo yung ginagawa mo. So, tandaan lang natin na yun, N-E-N-E. Diba? So, again, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you very much for tuning in. And pag hindi pa kayo, pag hindi nyo pa nalilike yung page na to, BBN, Bounce Back Network, like the page, like also my personal page, Justin Pinon, The Mentalist, and of course, subscribe to BBN's YouTube channel, and of course, subscribe din sa channel ko. Meron akong ilalabas na bagong video very soon. And with that, thank you very much. Once again, this is Justin Pinon, The Mental Assassin, and always remember, with good intentions, create good, ano? Genuine connections. With good intentions, create genuine connections. And with that, I would like to thank you all for being here. Once again, ulitin ko na naman, ako si Justin Pinon. Enjoy the rest of the evening. Good night!